again. Yung time po na nangyari nga ito, ang dami yung tribute din ng mga artista, yes. Marami. Inabasa niyo po ba yun? How do you feel about how loved your father was? Yeah, alam ko naman because as much as his co-workers loved him, as much as he was beloved sa industry, ganun din siya sa family namin, even my kids, the other grandkids, sobrang close sa lolo nila. Sa buo pa lang. Okay. I'm sorry. Release as a singer naman, a single or a song from some years ago. I've done new songs, but ang plans ko ngayon are to do revivals more. Parang yun ang advice din ni Boss Vic sa akin, and I agree because that's me, eh, di ba? Ipagpatawad mo. Ikaw lamang, wala at marami pa. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Jimmy Entertainment. Hi, good afternoon. First, congratulations kasi last year parang na-mention ni po Sir Dan na yung plano niya sa Hello Universe, parang sinabi niya gusto niyo mag-direct. Yes. Na-meet po ba yung expectation niyo sa first directorial job ngayon na gumawa na kayo ng pelikula na ito? I'm very happy with the product. Nakita ko na yung buo. Sila hindi pa nila napapanood yung buong movie. I'm very happy with the outcome. But of course, being a first-time director, nakikita ko yung mga... Siyempre, marami pa akong kakainin bigas. Kumbaga, ikaw nga ni FPJ. Siyempre, nakikita, ay, sana pala nilagyan ko pa ng ganito or ganun. Meron pa rin frustrations. But for a first-timer, I'm happy. Nung nakita ko yung trailer last month, ang una kong naisip yung inspired ba to dun sa movie ni FPJ and Julian na Isusumbong. Actually, yung title lang naman, yung isusumbong kita sa tatay ko, ginawa kong itutumba ka ng tatay ko. And yung FPJ Julian, which is me and Sia. But that's as far as it goes. The story, wala kinalaman. So parang may added flavor din na comic. Sorry, isan. Kasi Sia, tagal ka namin hindi nakikusong movie. Ano ba to? Deliberate ba na hindi ka muna gumawa ng movie? Or deliberate ba na hindi ka muna gumawa ng movie? Tapos, since nung last na nakita ka namin, parang bata ka pa talaga. Dumaan ka ba sa tinatawag na awkward stage dun sa, especially dun sa mga child story na nagiging story? Well, actually, after po nung Miracle in Cell number 7, nung nag-pandemic po, nag-decide yung mommy ko na punta muna kami ng province. Which is, I'm really grateful sa decision niya na yun kasi parang nung bata kasi siya, may mga experiences siya like climbing trees, na makakapag-bike ka around the village, mga ganun. Tapos, tabing dagat din yung bahay namin sa Mindoro. So, sobrang grateful ako na during the pandemic, nandun kami, COVID-free yung village na yun. And naranasan kong to be outside movies and the industry for a little while. And marami akong natutunan dun sa ginawa ng decision na yun ni Mommy. Pero after ilang years din kami nag-stay dun, my mom asked me kung gusto ko pang mag-artista or we can just go back to England and mag-school na lang ako doon. And sinabi ko sa kanya na hilig ko talaga and passion ko din talaga yung acting and being part of the industry. And alam ko din na pagka-actor ka, mas nabibigyan ka ng voice or ng influence sa social media, ganun. So, gusto kong i-take yung opportunity ko na ganito na may mga platform ako to inspire other people and youth. So, ayun po. Pero sana ngayon magtuloy-tuloy na rin na may mga movies ulit tapos yung mga project ko ulit. Thank you. Thank you very much. That was Nurse Alma of GMA.